you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Aljan here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So alam natin na ongoing ngayon ang PBA playoffs at meron ng mga maglalaro na sa semis at meron pang do or die matchup sa Wednesday. Yun nga, Ginebra ay nanalo sa Magnolia Templados Hotshot na feeling nila ay magpapalit na ng coaching staff tapos magtitrade na ng mga players to Magnolia. Magre-revamp na daw. Tiyo guys, dapat ba magre-revamp na Magnolia? Kailangan magpalit ng coaching staff? So ang second na nakapasok sa semifinals ay Meralco Bulls na tinalo ang NLEC sa best of 3 series. Rapan si Robert Bolick buhatin ang buong NLEC team. So tingin nyo guys, sino magandang maging tandem niya? Siguro kailangan niya talaga na isa pang star player na tutulong sa kanya para mabuhat tong NLEC Road Warriors sa future nila. Dahil nga nanalo ang Ginebra at Meralco ay sila na maglalaban. So classic talaga to, Ginebra at Meralco. Ang dami injured players ng Ginebra pero malakas pa rin sila. Tapos yung Meralco Bolts, wala si Aaron Black pero okay pa rin sila, nagsusurvive pa rin. So classic matchup to guys, walang import, walang Brownlee, walang mga players, walang import parehas, diba? So magandang matchup to, feeling ko talaga. Pero feeling ko Ginebra mananalo pa rin dito guys. So yun na nga guys, sa Wednesday ay maglalaban ang Open Tech sa trainer Shiny Lasto Painters. So alam nga, do or die, talagang matchup talaga ito. Kumbaga yung quality ng players sila is magka-equalan talaga eh. Kaya di ako magtataka na bakit umabot ito sa do or die. Yun nga, depende na lang talaga sino mas maganda laro ng araw na yun. So feeling ko, ako kasi momentum ngayon ng Rain or Shine nanalo. So feeling ko maganda yung momentum nila at sila yung papasok sa semifinals. So ang next matchup nga ang nakakagulat na Terra Firma at San Miguel Birmin. Na yun nga, number 1 ng San Miguel tapos ang Terra Firma ay number 8 pero yun nga, natalo sila sa game 1. Kahit twice to beat naman San Miguel, so may bambawi, kaya bumawi ng San Miguel. So huwag na tayo maglokohan, syempre alam naman natin advantage talaga ang San Miguel kasi nga dun Marpahardo pa lang, di ba? Pero yun na nga, underdog tong Terra Firma. Ay gusto ko yung mga team na underdog, so I'm rooting for Terra Firma talaga kasi madami silang magaling na players talaga eh. Madaming talented na players dito, sila Stephen Holt, si Javi Gomez de Liano, si Ken Marcarino, Isaac Go, si Wami Chongson. Feeling ko solid yung first lineup na yun eh. Hanap lang sila na solid contribution sa bench talaga. Feeling ko kaya nilang talunin ito San Miguel Birmin guys. Sana nga talaga ay Terra Firma ang manalo for me ha. Para lang talaga maiba. Kumbaga medyo magkaroon ng twist ngayong playoffs na to. Walang San Miguel Birmin sa finals. Okay guys, tingin nyo sino mananalo? San Miguel, Terra Firma, tapos sa isang game Token Text or Rain or Shine. Share ito sa the comment section guys. Pag-usapan natin to. So guys, mayroon mga trade rumors around sa social media, lalo na sa Facebook, na magte-trade daw ang Converge Fiber Xers. At ang unang trade na to ay si Alex Tacton, mapupunta daw sa San Miguel Birmin. Ang kapalit si Terrence Romeo. So feeling ko talaga imposible to kasi nga yun na nga, si Terrence Romeo is injury prone. Tapos yun nga, bata pa to si Alex Tacton. Alam naman natin na hindi naman farm team ang Converge Fiber Xers, so feeling ko hindi mangyari to. Pero maganda nga rin sana magkaroon ng veteran presence tong Converge Fiber Xers, kaso injury prone na nga si Terrence Romy. Although magaling talaga si Terrence Romy ha, pero yun na, injury prone, feeling ko hindi naman magre-release ang Converge Fiber Xers para kay Terrence Romy. Feeling ko ang trade na to siguro mga 20% lang pwede mangyari kasi nga, Diyos ko, hindi naman siguro papayang Converge, no? Siguro magaling naman to si Alex Tacton, feeling ko
kung maititrace si Alex Tacton ay hindi naman kay Terrence Romeo. Feeling ko sa siguro sa round picks na maganda na para sa future talaga na Converge. So guys, tingin niyo mapupunta ba si Terrence Romeo sa Converge Fiber Xers at si Alex Tacton sa San Miguel Beermen? Share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. Yun na nga, no guys, meron pang second trade rumor sa Converge Fiber Xers. Nakakatawa talaga yung caption nito eh. Sobrang nakakatawa, sobrang kengkoy. So guys, babasahin ko yung post niya. Converge Fiber Xers willing i-trade sa Magnolia Hotshots si 6'7 Aranya para kay 6'10 na James Laput para sa bubuoy nilang Twin Tower pagitan ni Baltasar at Laput. Diyos ko! Yung caption pa lang eh, parang tanga na, di ba? Sipin mo, tower naman na to si Aranya. Okay, mas matangkat si James Laput. Hindi ko naman minamaliit, magaling naman na player yan. Diyos ko naman, si Aranya kapalitan. Diyos ko, sobrang lugi-lugi naman. Para sinabi yung Terra Firma tong Converge Fiber Xers, guys. Para sinasabi yung Blackwater o Northport tong Converge Fiber Xers, di ba? So kung ako magbibuild ng tower kay Justin Baltasar na pati kay Justin Arana, hindi kay James Laput at kay Justin Baltasar. Alam mo naman natin, di ba? Rookie of the year. Alam natin may potential si Justin Arana. Alam naman natin yung capability at kumbaga yung future ng Justin Arana. Feeling ko nga magiging Gilas Pilipinas to in the future eh. Kasi kailangan talaga ng Gilas ng big man. Kung sakali kukuha sila sa PBA, the best na makuha talaga ay si Justin Arana. So sa trade ng Converge at Magnolia Templados, feeling ko 0% na mangyayari to. Justin Arana for James Laput, Diyos ko naman, sobrang imposible eh. Kung gagawin nila to, siguro yun na, farm team na talaga ang Converge Fiber Xers guys. So guys, thank you for watching. Like, share, comment, subscribe. See you in the next video.